Mateo! Tawag dito ni Aliana nang maisip niya na dapat niya itong sundan para magpaliwanag. Hindi siya pinansin nito, ni hindi siya nilingon nito. Dire-diretso itong lumabas ng front door. Bumalik si Aliana sa loob ng silid at nagsuot muna siya ng roba. She knew what was running in his head. Kinakabahan siya na magalit na naman ito sa kanya. Ayaw na niyang mangyari yun. Nang sundan niya ito sa labas ng bahay, ay naabutan niya ang kausap nito si Lovely. Natigilan siya sa pintuan. Nauulinigan niya ang pag-uusap ng mga ito. They were talking about a thesis or something, and she heard him say he would help her. They look comfortable with each other, and they look good together. Ang ganda-ganda ng ate niya, at inaamin na niya ngayon na napakagwapo ni Mateo. Narinig ni Aliana ang malakas na tawag ni Mateo sa taong kinaiinisan niya. At masakit para sa kanya yun. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi na niya ito kakampi. Bakit ngayon pa nangyari yun? Gayong mahal na niya ito. Nanghina ang mga tuhod ng dalaga at napakapit siya sa hamba ng pinto. It was then Lovely notice her. She waved at her. Hello sis, good morning! Bati nito sa kanya na tila ba walang masamang nangyari sa pagitan nila. Hindi niya alam kung tunay o peke ang ngiti nitong yun sa kanya. Tinanguan niya ito. What's up? Napilitang tanong niya rito. I brought you breakfast, Lovely told her. Itinaas nito ang hawak na plasticware. Tapa, galing San Jose. Luto na, ready to eat. Ipinadala to ni Mama. Hindi ka na ro kasi dumadaan man lang sa atin. We miss you. Wika pa ng kapatid. Yeah, right. Matipid na sagot ni Aliana. Anyway, tinanong ko si Mateo kung pwede niya akong tulungan sa thesis ko. Pumayag naman siya. Nilingon nito si Mateo at nginitian ng ubod tamis. Really? Nagkaroon ng bikig ang kanyang lalamunan. That's good. Ipokrita. Sigaw ng isip niya. Sige na, babalik na ako sa bahay. Paalam nito. Daan ka sa atin minsan sis ha? Yeah, one of these days. Tugon ni Aliana. Yung promise mo Mateo ha? Sabi ni Lovely nang balingan nito si Mateo. No problem. Nginitian nito ng buong tamis si Mateo. Nabalutan tuloy ng selos ang puso niya. Nang makalayo na si Lovely ay pumihit na papasok sa bahay si Mateo. Humarang siya sa daraanan nito. Mag-usap nga tayo. Sabi ni Aliana rito. Tiningnan siya nito. May nabasa siyang galit sa mga mata nito. Hindi ito huminto sa paghakbang kaya tumabi siya. Hinawakan niya ang bisig ng binata. Kaya ka ba nagagalit dahil nasa kwarto ko si Chris? Tahas ang tanong ni Aliana, pumiksi lamang ang binata. Sinabi mo na dati na wala namang nangyayari sa inyo. Malamig na sabi nito. Sinabi mo eh, kahit sino sigurong lalaki ang kasama mo matulog sa isang kwarto, walang nangyari. That's foul. Sinalubong nito ang mga mata niya. Nagtitigan sila. He was angry. It was written in his eyes. He did not like what he saw. I'm sorry. Wika ni Aliana sa kayumuko. May sasabihin ka pa? Tiningnan niya ito. Bakit ka ba nagagalit? Ako nagagalit? Hindi ah. Wika niya na puno ng sarkasmo. Bakit naman ako magagalit kung nakita ko uli si Chris sa kwarto mo, nakasama mo? Dati niyo nang ginagawa yun, di ba? Napapikit siya ng mariin. Kahit siguro anong paliwanag ang gawin niya ay sarado na ang isip ni Mateo. Galit talaga ito. Oo nga. May lakad kami ni Lovely mamaya. Mukha namang okay ang ate mo. She swallowed hard. It did hurt. Hindi lang nito alam, pero parang may sumipa sa kanyang puso dahil sa sinabi nito. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Nilampasan siya nito. Nang makarinig siya ng pagsasara ng pinto sa itaas ng bahay, ay saka siya impit na napaiyak. Laglag ang mga balikat ni Chris nang bumalik sa silid niya. He won't listen. Wala raw siyang pakialam sa atin. Sabi nito kay Aliana. Napahagulhol na naman siya ng iyak. Huwag ka namang ganyang best friend. Pag-aalo nito sa kanya. Hayaan mo na muna si kuya kapag malamig na ang ulo niya. Ako mismo ang kakausap sa kanya. Huwag mong sabihin kinali ang tungkol dito ha. Pakiusap niya. Nakakahiya. Tumango lamang ito. Sabi ko na nga ba kaya ayoko ma-inlove eh. Ayoko ng ganito. Yung parang bang iiyak-iyak gaya ng ginagawa mo. In love ka nga, malungkot ka naman. Tapos ang kuya mo pa, saksakan ng suplado, sarado pa ang isip.
Kung ano lang ang nakikita, yun lang ang pinaniniwalaan. Naiiyak pa din na wika ni Aliana. Nagseselos nga kasi. Wika ni Chris na hinagod ang likod niya. Selos? Paanong nagseselos yun? May lovely na agad siya. Paano naman nasali ang ate mo? Galing siya rito kaninang umaga. Tulog ka naman kasi ng tulog kaya wala kang alam. Nagdala siya ng almusal. Nagpatulong pa kay Mateo tungkol sa thesis niya. Ang kuya mo namang yun, umayag agad. Makikita raw sila mamaya. Siyempre, hindi lang yun matatapos sa mangyayari mamaya. Yan naman ang hindi pwede. Mataray na pahayag ni Chris. Eh nako, get up, get up! Hinila siya nito sa kamay. Ayusin mo nga ang sarili mo. That's not the way to fight for your man. Maligo ka, mag-ayos. Gigisingin ko si nanay, yayayain ko magsimba. Ikaw nang bahala kapag wala na kami. What? No way! Tanggi niya. Ano ba? Bahala ka sa buhay mo kapag natuluyang naakit ni Lovely si kuya. Magaling pa naman ang ate mo sa ganung bagay. Kaya bago pa mangyari yun, unahan mo na siya, best. Uwi ka pa ni Chris. Ayoko nga. Hindi ako ganun. Bahala si Mateo kung type niya talaga si Lovely. Tigas siya sa pag-iling. Pinatirik ni Chris sa mga mata nito at tinampal ang noo. Ewan! Aayo-ayo ka pa kasi. Ayan, tuloy mauunahan ka na. Wika nito at iniwan siya nito. Nadagdagan ang kaba ni Aliana pagkabasa niya sa text message ni Chris. Nakasakay na raw ng jeep ang mga ito patungo sa katedral. Nanginginig ang mga tuhod niya nang tumayo siya mula sa upuan. Pinagmasdan uli niya ang refleksyon sa salamin. Naka-sleeveless blouse at short-short siya. Hindi siya nagsusot ng ganong kaiksing shorts. Ipinagpilitan lang ni Chris na yon ang isuot niya. Magpaganda at magpabango rin daw siya. Baka sakali raw na mabura ang galit ni Mateo kapag nakitang napakaganda niya. Akitin daw niya ito. Kilala raw nito ang kuya nito. Siguradong pananagutan daw siya ng kuya nito kahit anong mangyari. Hindi pa rin niya alam kung paanong pang-aakit ang gagawin niya. Hindi siya marunong mang-akit. Lalong hindi niya alam kung paano magpa-cute. Bahala na, anang ng isip niya. Pinuno niya ng hangin ang kanyang dibdib, headed for the door. Paglabas doon ay umakyat siya sa hagdan. Paghinto niya sa tapat ng pinto ng kwarto ni Chris, ay hindi naman niya magawang kumatok. She was still contemplating if she would knock or go back to her room. Kakatok na sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Sabay pa silang nagulat ni Mateo. Kumunot ang noon nito. Ano yung suot mo? Nasa tinig na hindi nito nagustuhan ang ayos niya. Nanliit si Aliana. Pakiramdam niya ay nangangapal ang mukha niya sa pagkapahiya. Ngunit naroon na siya. Nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Napatabi ito sa pinto nang humakbang siya papasok sa silid. Gusto kong magpaliwanag. Wika niya nang lingunin ito. Sinabi ko na kay Chris na wala kayong dapat ipaliwanag. Gusto kong magpaliwanag dahil marumi ang isip mo, Mateo. Ha? At ako pa ngayon na marumi ang isip? Nilampasan siya ng binata. Nagtungo ito sa cabinet at binuksan niyon. Naglabas ito ng mga damit. Lumabas ka na! Hantarang pambabaliwala nito sa kanya. Nagtagi sa mga bagang ni Aliana. Humakbang siya palapit dito at pagalit na hinawakan nito sa braso. I'm talking to you! Huwag kang bastos, Mateo! At ako pa ang bastos? Sigaw rin nito na ikinatulala niya. Galit na galit din ito. Listen, okay? I don't care if you sleep with my brother. I don't care if you go to hotels and spend the whole night together. Wala din akong pakialam kung anong ginagawa niyo sa isa't isa. Tinira mo na ang lahat at idinamay mo pa ako sa gulo. Totoo naman pala ang binibintang ng lahat sa'yo. Galit na wika ni Mateo. Nagdilim ang paningin ni Aliana sa mga narinig niya. Tumaas ang kamay niya at bago pa niya napigilan ang sarili, ay lumagapak na sa pisngi ng binata ang palad niya. I hate you! Sigaw niya rito. Kapwa sila natigilan pagkatapos nun. Nasa namumulang pisngi nito ang tingin niya, samantalang nakatingin naman nito sa kanyang mukha. Then, let's hate each other. At gawin natin ang mga ginawa niya ni Chris. Pagkasabi nun ay hinawakan siya nito sa kamay at hinila patungo sa kama. Mateo, please! Protesta ni Aliana. Hinapit nito ang baywang niya at hinagkan siya ng marahas. Itinukod niya ang kanyang mga braso sa dibdib nito. Napapikit siya. He kissed her hard. He kissed her with no passion. Ang mga kamay nito sa likod niya ay tila bakal na nakayakap. She couldn't move. Idinikit nito ang katawan nito sa katawan niya.
Pakiramdam niya ay napapaso siya sa init na nagmumula sa katawan ni Mateo. Galit ako sa iyo, Aliana! Wika nito nang saglit na iwan ang mga labi niya. Stop it, Mateo! Siniil uli nito ang mga labi niya. Nagumpisang maglakbay ang mga palad nito sa kabuuan niya. Napapikit siya ng mariin. Magkahalong kaba, takot at pananabik ang nabubuhay sa kaning puso. Hindi sa ganoong paraan niya ibibigay rito ang sarili niya. Mateo was driven by his anger. Nang maramdaman niyang humaplos ang kamay nito sa katawan niya, ay napaigtad si Aliana. He left her mouth and she thought she would release her. Subalit bumaba lamang ang paghalik nito. Unti-unting nanghina ang mga tuhod niya. Mateo, please! Napakagat labi siya nang muli nitong hinagkan ang mga labi niya. Ang kamay niyang ipinangtutulak dito ay naisabunot niya sa buhok nito. Bago pa siya makapag-isip ng wasto ay naramdaman niya ang pag-angat ng mga paa niya mula sa sahig at ang paglipat nito sa kanya sa kama. Pagkatapos ay bumangon nito at nag-alis ng saplot. Natulala si Aliana. Hindi niya malaman ang gagawin kaya nanatili siyang nakahiga sa kama. Napapikit siya nang muling lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya. Unti-unting bumigay ang isip at puso ni Aliana. Mahal niya si Mateo at handa siyang ibigay dito ang lahat para di siya iwan nito. Maingat na ang mga haplos na iginagawad sa kanya ng binata hanggang sa dinadala siya nun sa walang hanggan. Marahang naipikit ni Aliana ang mga mata habang nakayakap kay Mateo. Ilang sandali pa ang nagdaan, pagmulat niya ng mga mata ay biglang tila natauhan si Mateo. Sinapo nito ang ulo nito. Mateo? Kinakabahang sabi niya. Get out, Aliana! Baka dumating na si nanay! Mahinang sabi nito. Natigilan siya. Tumayo ito at isa-isang dinampot ang mga damit na nagkalat sa sahig. Nagbihis ito at walang lingon-likod na lumabas ng pinto. Naiwan si Aliana na tulala. Hindi alam ang mararamdaman. Galit na galit si Mateo sa kanyang sarili. Hindi niya inakalang magagawa niya ang nagawa kay Aliana dahil sa silakbo ng galit niya. He was just jealous. Nagseselos pa rin siya kay Chris kahit inamin na nito sa kanya na bakla ito at walang maaaring mangyari dito at kay Aliana. He confessed about that the night he left to avoid Aliana's father's decision. He thought he believed them. Tinanggap niya ang katotohanan tungkol kay Chris, subalit naroon pa rin sa likod ng isip niya ang paninibugho sa mga panahon at kasiyahang magkasama ito at si Aliana. He was a fool to always forget that they were best friend. Nagselos siya nang magdesisyon si Aliana na ito na lamang at si Chris ang magsama sa isang kwarto. Nagalit pa siya noon kay Aliana. Kahit wala naman siyang dapat ikagalit. And he kissed her. That was a bonus. He was rewarded less sleepless nights. Yes, he was also jealous when Aliana was putting up her business. Sana ay siya ang nasa katayuan ni Chris. At siya ang katulong nito sa lahat. He was simply jealous because he realized he was already in love with her. He had been interested in her long before she and Chris became best friends. He saw her during their junior-senior prom. Kasama siya ni Chris sa sumundo rito. Chris was her escort. He was just there to drive them to the prom venue. He remembered how beautiful she was that night. But she was unreachable. She was young and off limits. Noong una ay kuya pa ang tawag nito sa kanya, hanggang sa maging Mateo na lang dahil hindi naman sila naging close, kahit best friend nito si Chris. Kahit noong panahong tila hindi nila kilala ang isa't isa, ay hindi niya nakalimutan ang paghanga niya rito. Kahit palagi siya nitong inaasar at palagi naman niya itong hindi pinapansin, ay naroon pa rin ang special na damdamin yun para sa dalaga. The feeling grew stronger when he married her. That was also the time when the invisible barrier between them collapsed. They became close, and she lived in their house. Abot kamay na niya si Aliana. Napasigaw si Mateo. Ibinato niya sa hangin ang basyo ng beer. Bakit mo nagawa sa kanya yun? He was the first man in his life. He knew he was innocent yet, he was always suspicious. She didn't deserve him. I'm sorry, Aliana. Mahal na mahal kita. Wika ni Mateo. Kung alam lang nito kung gaano niya pinagsisisihan ang kanyang ginawa, he would love to make love to her.
but in a different circumstances. Hindi niya alam kung ano mukhang ihaharap niya rito. He would apologize. He would bend on his knees to ask for her forgiveness. And maybe, he would also ask her if she could love him. He would teach her to love him despite all his shortcomings. Hindi na siya magsiselos. Hinding-hindi na. Sana ay mapatawad siya ni Aliana. At sana ay may puwang pa siya sa puso nito. Pero ganun na lamang ang kanyang panlulumo nang hindi na niya ito madatnan sa kanilang bahay. Tuluyan na nga bang magwawakas ang magandang samahan ni Aliana at Mateo? At dito na po nagtatapos ang ikawalong kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.